What's up mga kasapsap? Dumating na po ang ating Wi-Fi extender. Tapos itatry po natin siya kung effective po yung Wi-Fi extender natin dito sa ating location. Ngayon po ang location po namin ay sa Sablan. Kami po ay nakikikonekta sa Wi-Fi ng landlord po namin. Pero legit po yung nakikonekta po kami dahil nakikihati po kami dun sa bill po nila ng internet. Yun po. Ang problema po kasi namin ay yung Wi-Fi po namin ay sobrang bagal po. I mean, minsan mabilis naman syempre pag marami kong gamit. Yung range nga kasi hindi sakop lahat. For example, itong computer na nasa harapan ko, medyo mabagal po. At yung signal po ay actually 2 bar, 3 bars lang yata. Dahil po meron tayong mga pader at yung pintuan po natin ay bakal. Yan, di pa lang namin nasaray. Hindi lang nasasaray. Basta yan, nasasaray yan. Kaso may nakaharang yatang damit. Yan mga kasapsap, dumating na po ang ating parcel. Yan po. Yan. Bubuksan natin siya, tingnan natin kung legit. Buksan natin kung legit siya. Then, ito na rin yung magiging proof natin kay Shopee kung sakasakaling magkaroon ng problem. Po ang aking mahiwagang cutter. Yan. Natin. Sana talaga legit to kasi parang napakagaan niya mga kapatid. Ito pala yung Shopee account na pinagbilad ko mga kasapsap. Yan na rin yung pangalan ng Wi-Fi extender. If ever pumalpak man yung bili ko ngayon, at least alam nyo mga kasapsap na sino yung iwasan. Pangalan niya, Wi-Fi Repeater, straightforward, Wi-Fi Repeater. Tapos, yan. Buksan na muna natin. Mami, i-video ko rin kung ano niya, kung paano siya i-connect, ha? Paano siya i-connect. I-video na natin. Ito siya makakasapsap. Yan. Yan, makakasapsap. Sana legit to kasi medyo mabigat ng konti. Tapos, ayan, ito siya. Matanggal pa ito ng hindi. Ito talaga siya. Okay. Igaganon siya. Kasap-sap. Yan. Igaganon siya. Tapos meron siyang ano dito. Sa kung meron kayo wireland ba yun tawag doon o kayo cable tapos may kasama siya instruction na Chinese na may English sa likod Chinese galing ng China rin eh no Chinese tapos English yan. I hope maayos talaga yung signal po namin ng internet dito. Dahil sayang naman yung internet. Hindi naman mga problema doon kasi yung cellphone naman namin nakakasagap. Ito lang si computer ko. Yun lang. Medyo mabagal po yung sagap niya. Kailangan ko po kasi siya pang trabaho. Yung mga kasapsap, katry po natin yan mga kasapsap. Pabasahin ko lang itong napakahabang instruction din. Tuturo ko na rin sa inyo kung paano i-connect. Yan mga kasapsap. Kasapsap TV! Ayan mga kasapsap, no? Nandito na tayo. At i-coconnecta na natin yung ating Wi-Fi repeater. Ang una natin gagawin, pupunta tayo sa Wi-Fi natin. Tapos nababasa niyo yung repeater na yan. Kung sa inyo yan, pindutin mo lang yan. Katapos mong pindutin yan, connecting, di ba? Connecting na, punta ka sa settings niya. Tapos manage router. Always connect na lang. Manage router tayo pupunta. Tapos pupunta tayo dito sa mismong router
settings ng ating Wi-Fi repeater. Yan. Anong language nyo? English. Then, log in ka. Pupunta ka sa log in. Tapos, mamimili ka. Pag wireless ang gagamitin mo, may ano naman siya kanya, may visual representation naman kung anong kailangan mo. Kung ikokonekta mo yung router mo dun sa extender mo, yung sa baba yung pipiliin mo. Pero ako, dahil nakikikonek lang, ito. Next natin yan. Maintain lang natin yan. Tapos, pipiliin mo yung Wi-Fi. Yung Wi-Fi mo mismo. Saan tayo? Ito. Tama ba yan? E3. Saka yung password mo, syempre. Kung hindi mo alam, tanong mo dun sa may-ari. Yan. Enter the password. Enter lang natin yung password. Ganito. Siyempre, hindi ko napapakita sa inyo to. I-blur lang natin. Check to modify. Check to modify. Ang gagawin mo lang dyan. Papalitan mo lang yung pangalan ng extender mo. Next mo. Eh, ito na, tapos na tayo. Hindi ko lang sure kung safe ba ito gamitin. Baka mamaya pag sinaksak ito, lahat na kami naka-Wi-Fi. Ay, hindi. Yung password mo, yun yung password mo dati. Kumbaga, ayan. Ano lang siya, finish natin. Finish. Oh, setup is complete. What's up mga kasapsap? Ngayon mga kasapsap, susubukan naman natin dito sa ating computer. Ito ay hindi naman nakakonekta dun sa ating Wi-Fi extender. Ang gagawin natin, itetest natin yung hindi nakakonekta sa Wi-Fi extender para malaman natin kung may pinagbago ba yung speed niya. Kapag bibili ka ng Wi-Fi extender o hindi ka bibili ng Wi-Fi extender. Ayan mga kasapsap, yung resulta kapag hindi ka nakakonekta sa Wi-Fi extender. Ang gamit pala ng Wi-Fi extender, dun sa word niya itself, na i-extend niya yung Wi-Fi signal na pinabato ni Wi-Fi. Yan mga kasapsap, ang labas ni Wi-Fi, mga 2 Mbps to 3 Mbps yata. Yung natatanggap natin, yung input dito sa ating setup, medyo mababa pala. Okay, ito na yung speed test natin nung hindi pa tayo nakakonekta dun sa Wi-Fi extender. Ngayon, kukonekta na tayo sa Wi-Fi extender. Ito yung pinangalan ko dun sa Wi-Fi extender ko. Yan, EX. Dapat medyo ginagandaan ko pala yung pangalan. Pero mamaya ako na siguro gagawin yun. Click natin. Yan, nakakinonect ko na kasi kanina na-enter ko na yung password. Di ko rin naman ipapakita sa inyo na itinatype ko yung password dyan kasi syempre for the security purpose na rin. Tapos, ang gagawin natin dito, i-refresh natin to kasi baka ma-read niya yung ano. Then, itetest natin yung Wi-Fi natin. Yan ang natatanggap niya. Medyo tumaas talaga siya ng malayo. Ayan. Yan. Ang ngayon, ang natatanggap naman natin ay 10.3 Mbps. Pwede na. Pero, pwede na yan. Pero kaninang tinesting ko siya, mas mataas. Pass na yon. Pero tumaas talaga siya, malayong tinaas niya. Which is legit yung product po natin. Product po nila, hindi ko product. Yan, mga kasapsap, no? Sa palagay ko,
sulit po yung bili natin dun sa wifi extender. Ayan, nakakapaglaro na tayo ng bagay. Last player standing. Hindi natin kaya maglaro nito. Kaya lang, dapa tayo. Papakita ko kayo ng malupitang feeder. Pay attention. Might learn something. Yan. Tams, gumagana na siya. Kasapsap TV!